Good afternoon, Sir Jason. Good afternoon po. Sir, galing pa po kayo saan? Sa Bulacan po. Ang inyong pong inireklamo ay isa itong Fantech Multi-Venture Corporation. Yes po. Ano po ang trabaho niyo dito sa Fantech? Ano po? Machine operator po. At bilang isang machine operator, sir, can you tell us ano po yung machine na inyong ino-operate? Ano siya? Taga-press po ako ng mga bakal po eh. Ano po ba ang business nitong Fantech, fan sir? Po. Mga electric fan. Yes po. So, merong makinarya kayo, malaki ba to na makinarya? Yung pampress po na pag-anon lang po eh. Para magdikit po yung bakal lang. Ah, okay. So, ikaw ang nag-ooperate noon. Yes. Tapos, nung panahon na nangyari yung insidente, paano ka nawalan ng daliri? Tama ba? Yes po. Portion? Punit po yung daliri ko po noon. Tapos, pagdala po sa akin sa ospital, pagka x-ray po, may nakita po na crack po sa dulo ng daliri. Kaya kailangan putulin yung mismong portion. Opo, po, yung buto. Okay, so hindi naman po buong daliri, sir, portion lang. Ito po, yung... Itong taas. Yes po. Okay. Ano ang nangyari, sir, habang ginagamit mo yung machine, paano naputol yung portion ng daliri mo? Pagbagsak po kasi po ng machine, pagka-click ko po ng ganun, kukunin ko na po, yung gloves ko po, may gloves po kasi ako noon eh. Sumabit po, nakain po siya. Saan siya sumabit? Sa machine po. Sa machine mismo? Yes po. Yung gloves mo ba ay, ano ba, bakit siya sumabit? Sira-sira na ba siya? Ayos naman po. Ayos naman. So, na-aksidente ka lang talaga? Yes po. Okay, kasi baka mamaya, Shari, iba kasi wala talagang protective gloves, wala talagang safety gloves na gamit. So, at least, good to know naman na si sir, nung time na yun, sumabit lang talaga yung gloves mo. Yes po. Tapos, nung nangyari na yung insidente, sino ang nagdala sa'yo sa ospital? Yung katrabaho ko po. Okay, tapos, anong ginawa nitong Fantech? Tinulungan naman po ko ng ano niya. Yung pampagamot, ibigay naman po. Okay, so ngayon, ang hindi mo pa nakiklaim ay yung compensation sa ilang araw kang hindi nakapasok. Yes po, at saka kung ano man yung dapat na ma-receive mo dahil nawalan ka ng parte ng iyong daliri. Tama? Yes po, ma'am. Okay. Sir, may nakausap ka na ba galing sa inyong HR? Si Miss Ann po. Okay, ano po ang sinabi sa inyo ng taga-HR nila? Ayun nga po, ma'am. Ipaprocess daw po sa SS, ma'am. Kailan mo huling nakausap si Miss Ann? Bali, kanina lang po. Oh, ano sabi niya? Hanggang ngayon, wala pa din. Ayun nga po, ma'am. Pinaprocess na daw po. Eh, ang insidente ay nangyari pa August, tama ba, sir? Yes po. August 24. Yes so, nakaraan na ang gano'n nakatagal yun. Mga magdadalawang buwan na. Yes po. Okay, hanggang ngayon, pinaprocess pa din. Yes po. Okay. How about sa SSS, sir? Nakalapit ka na din, hindi pa po? Wala pa po. Wala talaga. Yung pa lang po. Good afternoon po, Ma'am Louie Lane Pagito. Hello? Hello po, good afternoon po. Yes. So, concern, ano nun po doon sa about sa concern niya? No, ma'am, kasi yung SS po niya, wala po siyang kahit anong valid ID. Kaya paano po namin mapaprocess yung sa SS niya? Ano po? Ano po ang nabanggit niya, ma'am? Wala po siyang valid ID. Ma'am, imposible namang wala siyang valid ID. Wala ba siyang company ID eh? Nagtatrabaho siya sa kasi inyo. Company ID siya, ma'am. Oh. Pero siya, manggagaling pa rin sa kanya. Wala, hindi rin siya para nakikipag-cooperate, ma'am. Pinaprocess naman ni accountancy namin yon. Okay, so ibig mong sabihin, Ma'am Louie Lane, sa loob ng dalawang buwan, simula nung nangyari ang insidente, ni isa sa HR ninyo, walang nag-coordinate sa kanya para hingan yung ID na sinasabi mo? Meron po, ma'am. Oh, ano nangyari? Mm. Ayaw niya lang po talagang nakarin, ma'am. Oh, sir, yes po. Ma'am, sabi po kasi, ma'am, kailangan pa po ng pit to work po. Ayun po, bago mailakad daw po, kailangan po ng fit to work po. Oh, ma'am, sinasabi naman daw pala kailangan pa ng fit to work bago mailakad. Ang hinihingi mo lang, sabi mo, ID. Ma'am, SS kasi yung kailangan. SSS nga, ma'am. I agree. Sinabi ko naman po din kay Sir kanina, SSS. Wala naman pong question doon. Pero ang sinasabi kasi natin dito, ang nagpa-file ng claim is kayo. Diba? Hello po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Sino po sila? Apo. Good afternoon po. Yung kasama rin po ni Miss Luis po sa Fantech. Ano po ang pangalan niyo, ma'am, para ma-address ko kayo ng tama? Renzel Ronquillo po. Renzel?
Ako. Okay. Ma'am Renzel, ang katanungan lamang naman po namin dito ay bakit hindi pa po naproseso yung claim nitong ating complainant? Kasi po, halos dalawang buwan na pong nakakalipas matapos po yung insidente. At please understand, si sir po ay nawalan po ng parte ng kanyang daliri habang siya po ay nagtatrabaho. At tingin ko naman po, hindi naman po siya nangihingi ng sobra-sobra, kundi tulong lamang po galing sa Fantech. So, ang tanong lang namin, bakit hindi pa po yan napoproseso hanggang ngayon? Yung sana naman po niya, lahat naman po is na-provide naman po ng company. Hindi naman po siya pinabayaan ng Fantech regarding naman po sa lahat, sa pagpapagamot niya. Hindi naman po siya pinabayaan ng Fantech. Bali ngayon po kasi, yung sa SSS niya kasi, hindi pa siya ma-process nung namin sa benefits po dahil siya po yung may kulang po ng requirement. Ano nga ang kulang niya requirement, ma'am? Kailangan po yata ng valid ID daw, sabi ni Miss, yung namin sa accounting kasi tinatanong din po kasi siya, wala pa daw siyang valid ID para ma-process daw po yung yung sa sickness niya. Oo. Oh. Para mabayaran yung days na hindi nga niya po pinasok. Oh, tapos? Yun lang po, yung hinihingi po namin sa kanya. Sir Jason, linawin ko nga sa'yo, hiningan ka ba ng ID nila, ma'am? Yung lang po, yung pagkabalik ko na po doon. Oh, tapos binigay mo? Pinicturan ko po yung police clearance po. Oh, binigay mo yung police clearance mo, ano sinabi sa'yo? Ayun, ipaprocess na daw po nila. Ipaprocess, kailan pa yan, sir? Yung lang po, 13 or... September 13? Hindi po. October? October na po. October 13, ano na ngayon, 7... So ma'am, mula August 24 hanggang October 17, tsaka pa lang nagkaroon ng processing, tsaka nyo pa lang hiningan yung ID, tama ba ma'am? Hindi ko kasi alam yung si ma'am, sino makausap niya talaga? At talagang taga lang po. Pwede pong ipasa po namin sa namin. Ma'am Renzel, ma'am, kailangan ko pong makausap. Kung sino po yung assigned, kung sino yung nag-handle. Kasi kung pagpapasapasahan nyo po ako ni Ma'am Louie, hindi po tayo matatapos dito. Ang linaw lang po ng tanong namin, bakit hindi po natutulungan si Sir Jason na maiproseso yung claim niya sa SSS or sa ECC? Ayun na nga po, ma'am. So bakit nyo kami... Ang pinakano po kasi talaga namin sa kanya yung company nurse namin tsaka yung head namin. Siya po ma'am, kasi talaga yung mahawak. Ma'am, nakapagbigay na nga siya ng ID eh. Kakasabi lang ni Sir Jason. Nagbigay siya ng kopya ng police clearance niya. Kanino mo binigay, sir? Sige, kay para... Miss Leia po. Oh, kay Miss Leia daw. Ma'am, hindi na po si Ma'am Leia ang HR ni Panting ngayon, ma'am eh. Kasi si Ma'am Leia po ngayon, hindi na ang dating HR. Ma'am, kahit hindi po si Ma'am Leia ang... Kahit ano pa siya katagal naging HR dyan, dapat may proper turnover ng dokumento. Imposible naman po na sinarili lang ni Ma'am Leia yung dokumento at hindi niya ipinasa sa SSS o isa sa inyo. Kaya ma'am naipasa yung ID October ni Ma'am Leia? October 13 daw po. October 13, Friday po, tama? Ay, hindi ko alam. Tignan nyo nga yes, po, October 13? Sige sir, explain mo kung kanina mo, kung paano masasamit. Sinend ko po sa kanya yung sa messenger niya po. Sinend, ma'am. Yes po. October 13? Yes po. Okay, Ma'am Louise Lane, ayaw naming pahabain Ang tanong lang naman, kailan mapoproseso? Kasi ang tagal na nito, August pa to. Tama po ba? October 13 yung... Ma'am, opo, October 13. Yung barangay clearance? Ma'am, October 13, police clearance daw po ang sinubmit niya. Ma'am, kasi wala siyang physical na pinasa sa amin, by a messenger lang. Ay, Diyos mio. Kailangan kasi ma'am, physical niya ipapasa. Ma'am Louise, okay. Kung ganito kagulo ang pakikipag-usap ninyo sa amin pa lamang, hindi ko ma-imagine kung gaano kagulo ang pakikipag-usap sa mismong empleyado ninyo. Ma'am, August pa po nangyari. Ma'am, August pa po nangyari yung insidente. Okay. Wala akong katanungan na kayo po ay tumulong. In fact, in-admit naman ni sir, dinala nyo siya sa ospital, nagbigay kayo ng panggamot. Wala pong question doon. Ang tanong ko lang, mula August 24 hanggang October 13, ni isa sa inyo walang lumapit sa kanya, "Hoy Jason, mag-submit ka na ng ID mo." Jason, no, Jason, kailangan ko ng physical ID. Wait lang po, ma'am. Ang po kasi namin yan, ma'am, hinihintay po namin yung medical certificate niya na maging fit to work po siya. Okay, so ngayon may medical certificate na kayong hinihintay. Kanina kasi, ang sinabi nyo lang, ID.
Di ma'am, kasama po kasi yung sa disbursement account yung hinihingi SS ko, ma'am. Okay. Good afternoon po, ma'am Danica. Yes po, good afternoon po, attorney. Ma'am Danica, meron po tayong empleyado dito no, naputulan po siya ng parte ng kanyang daliri or portion po ng kanyang daliri habang siya po ay nasa trabaho. At ito po ay nangyari ang insidente mga August pa po ngayong taon. Ano-ano po ba ang mga kinakailangan ng ating empleyado para po makaklaim siya sa ating ECC? Yes po, para po sa filing ng ating EC claim, isa-file po yan ng ating HR or ng ating employer through my.sss. Yun po kasi ang directive na yun ng ating system. So, dadaan po talaga yan sa employer or HR. Ang mga basic requirements po natin dito, yung mga SSS forms po natin. Tapos, kailangan din natin yung certificate of employment ng ating empleyado, yung kanyang mga medical records, yung incident or accident report po, tapos kailangan din ng EC logbook po. So, yun yung mga basic or minimum requirements po natin. Kung meron naman po hihingin, si system ng additional requirements ay kasadya naman ng ating FSS po. Okay. So, usual ba ma'am na humihingi pa po kayo ng fit to work bago po ma-grant ang claim ng ating empleyado? hindi naman po kasi ang hinihingi natin will be yung ating mga medical records po. So siguro yung fit to work para lang po ma-determine natin yung end nung kanyang mga period na hindi po siya nakapasok sa trabaho. Okay. Ma'am, sige po. Pagpatuloy niyo ma'am. Kasi ma-determine din doon ma'am kung ilang araw po ba yung mag-grant na benefit doon sa ating worker considering po na merong amputation po na nangyari. Tama po ba? Yes ma'am, is a portion po. Bali partial disability po ang nangyari. Yes po, permanent partial disability po yan. Meron po respective number of months na monthly pension po na granted noon kay sir depending po doon sa parte ng katawan na naputol po sa kanya. Okay. Ma'am, usually gaano po katagal na po proseso ng ating mga employers ang claim po with the SSS kung kumpleto naman po ang mga dokumento? Pag naman po nag-submit yan sa ating SSS po, si SSS na po yung magka-credit or magre-release ng benepisyo doon sa enrolled disbursement account po ni sir po noon or ng ating client. At mga gaano po katagal yan, ma'am? Ang ating turnaround period usually po is 30 working days. Yun po yung ideal turnaround period po natin for mga complicated transactions po natin. Okay, 30 working days. Ma'am, baka alam nyo lang din ano, Ma'am Danica, meron po bang sanction sa mga employers na hindi po magpo-proseso agad-agad ng mga claims ng ating mga empleyado pagdating sa permanent or partial disability po? Si SSS po, meron po tayo mga period of filing of sickness benefit po natin. Para po sa home confinement, dapat po within 5 calendar days, ma-file na po yan. Para naman po sa hospital confinement, is 1 year from the date of hospital discharge. Pwede pa pong i-file niya. Okay, so within 1 year from date of hospital discharge. Yes po. Si ECC naman ma'am, sa part ni ECC, ang prescriptive period po natin ay 3 years naman po. Ano po ang ine-expect natin para may alam din po ni Sir Jason, ma'am, kung ano po yung nararapat niyang maklaim na benepisyo? Ano po yung makiklaim niyang benefits from our ECC? Yes po. Mula sa ECC ma'am, aside po doon sa sickness, or disability benefit po, yan po yung sinafile sa SSS at i-release din ni SSS from the Employees Compensation Commission. So pag po once meron na pong approved na EC sickness or EC disability benefit, sir, ang ECC po kasi meron pa tayong mga additional benefits. Meron po tayong cash assistance worth 10,000 pesos for sickness or disability claim. At meron din po tayo mga rehabilitation services po. Kaso lang, kailangan ni ECC lang po na makita na aprobado muna yung sickness or disability benefit po niya sa SSS po. Yung EC sickness or disability benefit po niya. Kaya kung ano po, pakifile na po yung mga benefits or EC claim po ni sir sa SSS para po yung mga additional benefits po na i-grant ni ECC is maproseso na rin po na. Sir, ilang araw ka hindi nakapagtrabaho? Isang buwan mahigit din po. Isang buwan mahigit. So approximately ma'am, it's more than a month. Mga ano po ang may expect niya for the loss of income?
Sa ECC po, ang ating maximum daily benefit po is 480 pesos. Yung monthly pension naman po kasi for permanent partial disability, meron sa tayong sinusunod na formula from ESSS. Meron po tayong several formulas na ginagamit si ESSS, and whichever mag-yield po ng pinakamalaking beneficyo, yun naman po ang grant ng ating system po. Okay. So yun yung sickness or disability benefit natin or loss of income benefit po. Okay. Napakagandang balita nun, sir. At least meron tayong kalinawan mula sa ating ECC Region 3, ano, kung ano-ano yung mga ine-expect mo na benefits galing sa kanila. Maraming salamat po, Ma'am Danica Lacson, sa napaka eye-opening po na impormasyon na inyong ibinigay. At maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Upa, maraming salamat po. Salamat po. Ma'am Danica Lacson, Information Officer ng ating ECC. Sir, lilinawin ko lang, no, kasi medyo magulong kausap itong mga representatives natin kanina sa Fantech. Kailan ka in-inform na kailangan mo nang mag-submit ng documents? Kailangan po kasi ng pit work eh. Mm-hmm. Kasi nga, kailangan mong alamin kung gaano ka katagal hindi nakapagtrabaho. Yes po. Yung nakapagbigay na po ako ng pit work. Oh, nakapagbigay ka na pala eh. Kailan ka nagbigay? Pa. Ngayong buwan lang po. Mga 5 yata, October 5. So ngayong buwan. Kanino ka nag-submit? Kasi baka hanapin na naman nila. Kay Miss Ann po. Miss Ann, physical ba yan o online? Physical po. Physical mong sinubmit. May receiving copy ka niyan, sir? Wala po, nasa kanya. Original po yung binigay ko. Okay, next time, sir, mag-receiving copy tayo para may proweba tayo na nakapag-submit ka, ha? So meron ka nang sinubmit na fit to work. How about ID mo? Bukod doon sa binigay mong police clearance, meron ka na bang ibang ID na binigay? Wala na po, yun lang okay. po. Okay, so yung ID mo, October 13. Yes po. Okay, kailan ka pa nila sinabihan na kailangan mo na nitong mga dokumentong ito, kailangan mo na isubmit to? Yung ano po, yung pagkabigay ko na po ng pit work. So October lang din? October lang din po, o okay. sinabihan nun. Ma'am Luis, oo, ang nakikita ko kasing lapse dito in terms of the claim, ano, is bakit po inabot pa ng hanggang October bago pa po nasabihan yung ating empleyado na kailangan niya mag-submit ng mga ganitong dokumento. Alam niyo naman na po sa Fantech na nagkaroon po ng aksidente, hindi po ba? So dapat, meron na po kayong instruction sa kanya na, Jason, paglabas mo ng ospital, ito yung mga dokumentong isasubmit mo, hindi ba? Noong una pa lang, ma'am, nung pinapunta na namin siya sa ospital po, pagbalik niya po dito, sinabi na po namin kung ano po yung mga requirements na dapat niyang ibigay pagkatapos ng medical certificate po. Totoo ba yun, sir? Wala po. Apo, alam niya po yun, ma'am. Wala po. Yung pitwork po, pitwork lang po yung inuno sa akin. Kasi, di ma'am. Pagka ano ko po, pagka, pag galing ko po ospital, dumiretso po ako. Tapos mga ilang araw, mga 2 weeks, hinihingi po yung pitwork. Sabi ko, ayaw po ko bigyan pa ng doktor kasi sariwa pa po. Tama naman, kasi hindi pa naman kayo qualified na mag-fit ng fit to work agad. Tapos bali, yung nakakuha na ako ng fit to work, yung pagkakuha ko po ng fit to work, medyo masakit pa po eh. Tapos humihingi po ako ng leave po. Gusto ko po mag-leave. Kasi medyo masakit po eh. Pag na... Tapos sabi po sa akin, eh paano po yan pag binigyan ka ng one month pa? Eh 3 months po ako dun eh. 3 months lang po kontrata ko. 3 months. Ano po ba kayo dito? Contractual ba kayo? Opo. Contractual seasonal na lang po. Seasonal worker kayo. Every kailan po? 3 months po eh. 3 months. 3 months, po. 3 months. Gano'n na kayo katagal na 3 months, 3 months dyan, sir? Well, ngayon pa lang po ako nag... So, first time mo. Ma'am Louise Lane, ganito po. Kung nasubmit ng October yung kanyang fit to work, kanina po kasi sinasabi niyo wala siyang nasubmit, meron naman na pala. Okay? Ano ma'am? Pinalo up pa po namin siya, ma'am. Ma'am, meron na nga lang, daw ma'am. Po. Sinubmit daw po opo. Niya kay Miss Ann. Nasa inyo opo. Na ba yung meron kopya? Opo, yun na po yun ma'am, yung pinalo up po namin. So ngayon po kasi, Ma'am Louise, Ma'am Louise, meron na po ba kayong nak-receive? Meron na po ma'am. Oh, eh bakit niyo sinasabi sa akin kanina na wala pa siyang na-submit? Eh meron na pala. Meron na po ma'am. Ang kailangan po talaga ma'am is yung disbursement account po para po ma-diretso na po yung SSS account niya ma'am. Ma'am. Kasi sa SSS account po ma'am, kailangan po may picture niya, then may picture din po ng ID. Ma'am, may police clearance na nga siyang sinubmit.
Opo. O, paikot-ikot tayo, Ma'am Luis. Eh. May police clearance na siyang sinabmit. Wala nga siyang ibang ID bukod sa police clearance at saka ID niya dyan sa Fantech. Beto po yan kasi, Ma'am. Yung disbursement account po, siya po talaga dapat ang gagawa mismo niyo, Ma'am. Opo, sariling account niya po kasi yun. Eh. Yun po yung parang ang banko na paglalagyan ng makiklaim niyang opo, benefit. Mm. O, ang ano nga po namin is tutulungan na po siya kasi sabi niya hindi daw po siya marunong. Oh, eh bakit hindi pa nga siya natutulungan? Ma'am, alinaw, kausap namin kanina yung taga ECC. Malinaw po, okay. Ang sinabi, kailangan masubmit nyo na yung claim niya. Eh hanggang ngayon hindi nyo pa nasasubmit eh. Yun nga po ma'am eh, kulang po kasi siya ng mga requirements po eh. Eh ma'am, nasubmit na nga niya yung, nasubmit mo na yung fit to work, nasubmit mo na yung ID. Ano pa bang kailangan niyang gawin doon sa disbursement account? Disbursement account, ma'am. Kasi po doon po talaga didiretso yung... Ma'am, hindi namin dinidispute kailangan niya ng disbursement account. Pero ano po yung kailangan niyang isubmit? Selfie. Yun nga, ma'am. Selfie picture niya, ma'am. Police clearance. Kung ano man any valid ID niya, ma'am. Ma'am, paulit-ulit tayo dito. Ipa-isa-isa yung hinihingi nyo eh. Kanina sinabi mo sa akin wala kayong copy ng fit to work niya. Eh may fit to work naman na pala siya. Kanina ang sabi nyo, ma'am, makinig ka, ma'am. Sabi nyo kanina wala siyang copy ng ID, eh nag-submit naman na pala siya. Ngayon hinihingan mo siya ng selfie. O sige, picturean namin niya yun, isasubmit sa'yo. Kailan niya masasubmit sa ECC? Siya po mismo kasi yun, ma'am eh. Mag-sasubmit po eh. Ma'am, oo nga. Wala namang problema doon. Siya mismo. O sige, siya magpipicture, selfie. Sinabi mo, ID niya. Opo, opo. Kailan masasubmit na ninyo sa inyo, sa kumpanya? Kumpanya po, HR. Ngayon po mismo, ma'am. Pagkakompleto niya po yun, ma'am. Yun lang naman pala, ma'am. Kailangan pang umabot mula August hanggang October? Opo, yun nga po, ma'am. Siya nga po yung pinapollow up namin, ma'am. Diyos mio, ma'am, yung tao na putulan na po ng daliri, nandito nga o pumunta dito, kung may panahon siyang pumunta dito, wala ba siyang panahon pumunta dyan sa HR ninyo? Eh, nung last time pa siya nagpa-follow up? Ma'am, nag-aapat na lib na po yan, ma'am eh. Ma'am, hindi niya kasalanan, naputulan po siya ng daliri. Ma'am, ang kailangan lang naman niya, assistance yun lang naman eh. Hindi ma'am, na... maybe assistant po, ma'am, ano po eh, sobra-sobra na po yung bigay namin ma'am, sa hindi, kanya, ma'am, hindi po assistance na financial... Gusto niyo ba madagdagan? Gusto niyo magkaroon ng financial assistance naman, talaga galing sa Fantech? Hindi naman. Oh, hindi naman pala, ma'am. Babayaran naman po yun. Kung dumadaan po tayo sa proseso, nirerespeto po natin kung ano yung naitulong ninyo at karapatan ninyo. Pero sana naman po, wag po kayong ganyan na porket yung ito po, empleyado nyo at contractual lamang, eh iniiba nyo po yung treatment sa kanila. Hindi po, ma'am. Hindi ma'am, po yun, ma'am. Based po sa kwento ni sir, hindi po siya na, hindi nyo po siya na-inform na kailangan pa pala niya yan. May chat messenger po dyan, ma'am. Sa kanya, ma'am. Ma'am, Ma'am Luis, paulit-ulit tayo dito. Kailangan lang po namin malaman kung paano ang gagawin ni sir, ano pa yung kailangan niyang kumpletuhin. Ito, ma'am. Ipasa niya na po yun ngayon, ma'am. Then maasikaso po kaagad. Oh, ganun lang naman, ma'am. Yun lang, Ma'am Luis, yung hinihingi namin. Bakit kailangan umikot-ikot tayo? Sige po, ma'am. Sorry po. Sir, ganito po. Total, nasubmit niyo naman na sa kanya yung fit to work. Nasubmit niyo na din sa kanya yung... ID, ang sinasabi ni Ma'am Luis, Ma'am Luis, tama po ako, no? Selfie para gumawa po siya ng kanyang disbursement account. Opo, siya po mismo gagawa. Sige po, ganito sir, tutulungan kayo ng aming staff. Ma'am Luis, please po, huwag niyo pong ibaba yung telepono at isa po sa aming mga staff ang makikipag-usap sa inyo sa kabilang studio para po ngayon mismo matulungan namin si Sir Jason na gawin po kung ano pa po yung kulang niya at maproseso na po itong claim niya sa ECC. Okay po, ma'am. Okay po. Papupuntahin na po namin si Sir Jason doon sa kabilang booth para po maproseso agad yan, ha? Okay po. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Louise Lane Pagito na HR ng Fantech Multiventure Corporation. Maraming salamat, ma'am. Huwag niyo po ibaba yung telepono. Apo, ma'am. Thank you po. Sige po. Sir, so ganun na lang po ang gawin natin. Nabanggit naman na po ng ating Region 3 ECC na meron po kayong makiklaim na benefits at meron naman po talaga. So para mapabilis yung proseso, ipoproseso na natin ngayon yung kulang pa ninyo daw, okay, para maisubmit na nila yung claim sa ECC natin. So after 30 working days, tsaka natin makikita kung ano yung resulta. Pag hindi sila nakapag-submit sa ating ECC Region 3, kaya naman nating ma-verify yun, sir. Pag ganun, pwede ka na mag-file ng complaint sa kanila nun. Okay? Sige po. Thank you po. May dala ka naman mga dokumento ID mo, no?
Opo. Okay, sige. Ganun na lang siya rin, pa-assist na lang natin niya yun. And sir, gagawa kayo ng disbursement account po ninyo sa SSS, ha? Opo. Kahit online naman po yun, pwedeng gawin niya, sir. Opo. Okay, sige sir, kausapin kita dun sa kabilang studio. Thank you po. Salamat po, magandang hapon po.